that you will keep on reminding us, O Lord, that you are with us every day. Thank you, Lord. We will be there, O God, that we will follow and obey you always. Amen and amen. At magandang araw. Ngayon naman po, isamahan niyo po akong manalangin para sa ating COVID pandemya at ang world issues. Halina po tayo at manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Lord Jesus. Hallelujah. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming isip, sa aming salita, sa aming mga gawa. Lord, marami pong salamat sa biyayang pinagkakaloob mo sa aming pang-araw-araw. Maraming salamat, Lord, sa mga lakas ng pangangatawan, Lord. Maraming salamat, Lord, sa pagprotekta mo sa aming pang-araw-araw, Lord. Lord, idinudulog ko po ang aking panalangin para sa mga nasunugan sa Dagupan City, Lord, kung saan mo po na lugar yan sa Dagupan, Lord. Ikaw po ang manahan sa puso ng mga taong iyon, Lord, upang magkabangon po uli sila, Lord. Maraming salamat, Lord, sa pagprotekta mo sila, Lord, at hindi sila gaano nasaktan, Lord. Tulungan mo po sila, Lord, na makabangon ulit sa kanilang buhay. Bigyan mo po sila ng peace of mind, Lord, upang makapag-umpisa ulit. Maraming salamat, Lord, sa pagprotekta mo sa amin at sa mga taong nasunugan, Lord. Maraming salamat, Lord. Ikaw po ang magiging sentro ng kanilang pagbangon ulit, Lord. Maraming salamat, Lord, sa mga nakasakunang nangyayari sa Pilipinas, Lord, gaya ng mga bagyo, gaya ng mga baha, gaya ng mga sunog, Lord, gaya ng mga taong nakakagawa ng mga hindi tama, Lord, dahil sa kahirapan ng buhay, Lord. Lord, ikaw nga po ang manguna sa mga puso nila, Lord, upang hindi sila gumawa ng mga bagay na hindi naaayon sa iyong isip, Lord, sa iyong puso, sa iyong gawa, Lord, kundi tuntunin, Lord, ang iyong daan patungo sa iyo, Lord. Lord, ikaw pa nga po ang mga manahan sa mga puso ni at isip nila, Lord, upang gumawa po ng mabuti na naayon, Lord, sa iyong kalooban, Lord, na magmahal po ng kapwa, Lord, na gumalang po sa kapwa, Lord, at matuntun ka po, Lord, ang iyong daan, Lord, sa mga batang lansangan, Lord. Ikaw po nga po ang magprotekta, Lord, sa mga batang ito, Lord, at sa iba pang mga senior citizens, Lord, na nasa kali, Lord. Manahan ka po, Lord, sa mga puso nila. Protektahan mo, Lord, sa mga doctors, Lord, sa mga frontliners, Lord, sa mga police, sa presidente, lahat po nang nakaupos, mga gabinete, Lord, gabinete, Lord, presidente, sa mga tao, Lord, na namumuno sa bawat barangay, sa bawat munisipyo, Lord, mga mayors, governors, councilors, Lord, ikaw nga po ang manguna sa mga puso nila, Lord, upang itutun po sa tama ang mga mamamayan, Lord, na gumawa po ng tamang mga batas, Lord, upang tuntunin po ng mga tao, Lord. Lord, ikaw nga po ang manguna sa mga isip at puso ng mga tao sumusuway sa batas, Lord, upang hindi po sila mahirapan na ipatupad ang batas ng Pilipinas, Lord, ang ipatupad ang batas sa mismong kalsada, Lord. Ikaw nga po, Lord, ang sumuway sa mga taong ito, Lord, na sumusuway sa mga batas, Lord, lalong-lalo po ang mga kabataan ngayon na matitigas ang ulo, Lord. Ikaw nga po, Lord, ang sumuway sa kanila. Ikaw po ang manahan sa mga puso nila, Lord. Ganon din po, Lord, sa mga nanay, sa mga single parents, sa mga batang nawawalan ng mga pag-asa sa buhay, Lord, mga nagpapakamatay, Lord, ng mga bata, mga kabataan, Lord, ikaw nga po ang manguna sa mga puso at isip nila, Lord, upang patuloy po na mamuhay ng tama, Lord, sa iyong pangalan, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa araw na ito. At ganoon din po, Lord, sa mga bansa pang hindi pa nakakabangon, Lord, dahil sa pandemyang ito, Lord. Manahan ka po sa puso at isip ng mga tao, Lord, sa mga presidente, Lord. Ikaw nga po ang mamura sa mga puso nila, Lord, upang maiayos po nila ng tama ang kanilang mga mamamayan, Lord. Lahat po ng bansa, Lord, na nasa ng pandemyang ito, Lord, iwaksin mo, Lord, ang mga masasamang sakit, Lord, na dumadapo except po sa pandemyang ito, Lord. Sa pandemyang ito, Lord, matatapos na po, Lord, in Jesus' name. Lord, sa mga bansa pa po
mga taong naghihirap na dahil sa pagbagsak po ng ekonomiya. Lord, ikaw na nga po ang tumapos sa problema ito, Lord, sa mga bansang nag-away-away, Lord, dahil sa mga hindi pagkakaunawaan, Lord, na hindi magpatawad sa mga bawat isa, Lord. Ikaw na po, Lord, ang manahan sa mga puso at isip nila, Lord, upang magpatawad po sila sa isa't isa, Lord. Kami din po, Lord, mga anak mo, kami mga OFW, Lord. Ikaw nga po ang manahan sa mga puso namin, Lord. Ikaw nga po ang sumama sa amin, Lord, upang magprotekta sa amin kung saan po kami bansa naroon, Lord. Ikaw nga po, gawin mo kami instrumento, Lord, upang tugunan, Lord, na ikaw po ang manguna sa isip namin at puso namin upang ipahayag dito kung saan po man kaming bansa naroon, Lord, na si Jesus Christ po ang natatanging, Lord, na magsasalba sa amin lahat po ng tao, Lord. Ang lahat ng ito, Lord, ay panalangin ko para sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 I'm going to pray first, ano, and ask God to lead us in our word today. Amen. So let's pray and ask God's guidance for today's word. Lord, oh God, we would like to thank you for this wonderful day. We would like to honor you and praise you, God, for what you've done on the cross. We are so privileged, God, of the power of the cross. Lord, right now, God, we come before you and acknowledge, God, that, Lord, that power is still, Lord, oh God, still working and moving, God, to every one of us. So right now, Lord, I pray as we continue, Lord, oh God, to see the power of the cross and the message of the cross. Lord, I pray that this will not be just become a knowledge, Lord, but this will become, Lord, oh God, become, Lord, an avenue for us, God, to see, Lord, oh God, that you are real, Lord, that we're going to experience this power, Lord, in our lives. So, Lord, again, we thank you, God. Lord, we would like to commit this time to you. Lord, we would like, oh God, you to be glorified and be honored, Lord, oh God. Lord, we thank you. We thank you, Lord. We commit this time to you. Be glorified, be lifted up. May only your name, O God, will be exalted. May only you, O God, will be lifted up today. We thank you and we give you praise. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Okay, praise the Lord. So today, sabi ko nga po sa inyo, no? Today, ang ating patuloy po tayo sa ating series, ano? Sa series natin ng The Cross. And sabi ko nga po sa inyo, ang ating theme today is... ang tipo natin today is freedom, okay? Freedom, okay? So, alam nyo, marami sa atin gusto natin talaga yung freedom. Sabi nga natin, gusto natin makalaya man lang. Sabi na, pwede ba akong lumaya sa ano? Pwede ba akong lumaya sa sitwasyon ko ngayon? Pwede ba akong lumaya sa mga pinagdadaanan ko ngayon? Maari ba akong lumaya sa ano, sa ano ko ngayon? Sabi nga sa mga pasanin ko sa buhay, ano? Pero alam nyo po ba, would like you to know that actually this is part of the power of the cross. And that is freedom. Pero syempre, kailangan, ano yung freedom na dapat nating ano yung freedom na binibigay ng cross sa atin, ano? Okay, maaari yung iba sa inyo freedom sa ano, kailan kaya ako lalaya sa ano, sa relasyon na ito, okay? Kailan kaya ako lalaya sa bahay na ito, impyernong bahay na to, may mga ganun tayo, di ba? Pero this time I would like us to go deeper on those doon sa mga concerts natin. Go deeper doon, ano? And that is this freedom na topic ay merong tatlong basahin natin strand ng freedom na binigay, and that is because of the cross. And this three, okay, I think today I'm going just to share with you yung isa, pero on tomorrow will be the two one. So today, these are three things under freedom, and that is freedom from sin, freedom from curse, and freedom from spiritual powers, or I call it worldly spiritual power of this world. No? So right now, we will talk first about freedom from sin. So the Bible says, ano, sabi ng Romans 6, verse 7, ano, sabi niya rito, we know that our old sinful selves were crucified, sabi rito, were crucified so that
sin might lose its power in our lives. Wow! So that sin might lose its power in our lives. So we are no longer what? Slaves to sin. Why? Because of the crucified Christ. Wala niya rito, wala ka nang sabi niya rito. We will no longer slaves to sin. For when we died with Christ, we also set free from the power of sin. Wow! Amen! Sabi nga rito, pag ang naranasan natin ang kapangyarihan ng kamatayan ng Panginoon, sabi nga rito, the power of sin was also, sabi nga, will not take effect in our lives. And then Romans 6:10 to 12, sabi nga, when he died, sabi nga, he died once to break what? The power of sin. Okay? To break the power of sin. Sabi niya, but now that he lives for the glory of God. So you should consider yourself to be dead to the power of sin and alive to God through Jesus Christ our Lord. Amen. So makita natin, ano? Very, very clearly that this is part of the power of the cross. At yung power na yon is completely, sabi nga natin, completely, ano, was broken and, ano, completely was shattered because of what? Because of Christ's death. No? And then sabi nga rito, Romans 6:12, let's read more. Romans 6:12 to 13, sabi rito, do not let sin control. Sabi rito, control the way you live. Do not give it into sinful desire. Do not let any parts of your body become instrument of evil to serve sin. Okay, so nakita niyo yun? So, ibig sabihin, may authority tayo to say no. Okay? At minsan, kaya yung sin nagdedwell sa buhay natin. Because why? Because we made a choice. At yung choice na yun is, ano, we give in to sin. Hinayaan natin ang sin sometimes na mag-control sa buhay natin. Kaya sabi niya, sabi rito ni Paul sa Romans, do not let sin control you. Wow! Ibig sabihin, if we give in to sin, definitely the sin in some point in our lives will control us. Sabi nga, kaya nga sabi niya ito, instead, give yourself completely to God. Ayan. Sabi niya, give yourself completely to God. Sabi niya, for you were dead, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Sin is no longer your master. For you, sabi niya, for you, sabi niya rito, for you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Amen. Wow, what a powerful message. Really clearly, God is actually telling us directly, no? Now we already have freedom. We're not already slaves to sin. Ano tayo? Kasama yun sa brinik ng Panginoong Jesus. No? Then, that's why in Romans 6:16, sabi yan, don't you realize that you will become slaves of whatever you choose to obey? Ibig sabihin, kaya lang tayo nagiging slaves because we choose to ano? We choose to give in. We let sin to take control in our lives. So you can be a slave to sin. Kaya nga po ang sin nakaka-bandage. Alam niyo po ba, ang sin nakaka-addict. At ang sin later on will destroy us. Sabi niya, why? Because sin which leads to what? Death. Death of what? Death of our peace. Mawawala. Unang papatayin niya yung peace mo. Unang papatayin niya yung joy mo. Unang papatayin niya yung relationship mo kay God. Unang niyang papatayin yung kasalanan. Papatayin niya yung ano mo, yung spiritual life mo, yung relationship mo kay God. At papatayin niya yung alin? Yung mga blessings na hinanda sa iyo ni God. Kasi why? Sin will destroy us, no? So sabi niya, obey God, which leads to righteous living. Pero pag tayo, binigay natin ang ating buhay sa Diyos, sabi niya rito, magbubuhay tayo ng ano, ng matuwid, ano, may kabanalan sa Diyos. So, siya nga sabi niya, verse 22, but now you are set free. Again, ni-remind again ni Paul. Kasi bakit? Alam niyo po ba,
ang mga taga-Romans is talagang ano, sabi nga natin, kasi dahil itong taga-Romans is city sila. Ibig sabihin, maraming pleasures ng ano, ng laman. Maraming mga ano, temptations in life, no? Kaya sabi niya, please, you are no longer slaves to sin. You are actually free from the power of sin and you become slaves to God. Sabi niya ganoon, now, sabi niya, you do those things that leads to holiness and results what? Eternal life. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Wow, may the Lord bless His word. Ano niyo, what I could tell you dun sa mga binasa natin, these are the reality of sin. That sin will bandage us. Sin is addictive. Kasi bakit? Hindi ka na ano eh. Gustong-gusto mo na siyang gawin. Nanasain na siya ng buhay mo. Kaya sin is addictive. Akala mo lang ano kaya ngayon may iba. Sabi lang, konti lang pagsisinungaling to. Hindi naman malaking pagsisinungaling to eh. Pero actually, later on mapansin mo na, yung maliit na pagsisinungaling, nagiging regular na. Kasi nakaka-addict. It brings addiction. Sin will also enslave us. Ano ibig sabihin? Hindi mo na makontrol. Magtataka ba't kaya hindi ko na makontrol to? Hinahayaan ko na yung kasalanan. Siya na yung nabubuhay sa akin. Alam niyo ba, minsan yung kasalanan, even yung pag-iisip, no? Kaya nga, it will destroy us along the way. Kaya alam niyo, ang kasalanan hindi lang visible, kundi invisible. At ang kasalanan, hindi lang siya, ano, may intentional at unintentional. Sabi nga, hindi ko naman alam, kasalanan pala. So, kaya nga, any one of us, ano, technically, anyone of us in some point in our lives can commit sin. And then there is also a sin of commission and omission. Pag sinabing sin of commission, yung talagang intentional ka, yung talagang ano ka, kahit alam mo yung truth na hindi mo dapat gawin yun, ginawa mo pa rin. Yun talaga commission. And also the sin of omission. Pag sinabi natin sin of omission, ito yung kasalanan na kung saan wala kang ginawang mali pero wala ka namang ginawang tama. Okay? Ibig sabihin, very passive ka. You're not doing anything to bring the light of Christ to others, okay? So that's why God wants each one of us, ano, na to be very, very careful. Kasi nga po, sabi natin, don't take light sa ating sin. So right now, we're going to pray. Tayo po ngayon na mananalangin na, would like you to pray. First, surrender your heart to God. Kasi doon nagsisimula ang lahat. And then confess your sin to God right now. First your sin, and then yung sin ng family mo. Lord, i-breakthrough mo to. Kasi naniniwala ako, baka kaya maraming blessing ang di nakaka ano sa'yo dahil because of that. Sabi mo, Lord, yung kasalanan ng tatay ko na ganito, ng nanay ko na ganito, ng magulang ko na ganito, ninuno ko, Lord, i-break mo na to, na hindi na to maipapasa sa akin at sa aking mga anak. Okay? Claim that and declare the power of the cross. That what? That is the freedom from sin. Sabi mo, Lord, I declare complete freedom. Complete freedom from the sin. Sin of my father, sin of my mother. So right now, I would like to pray to God right now. Ask the Lord right now. I'll give you 2 minutes not to pray. I would like you to confess to God, Lord, I declare freedom, Lord. I declare freedom, God. Alam niyo, may mga curses ang buhay na nawala sa Diyos. So that's why, let's pray. Ask Jesus right now, Lord, Lord, I declare, God, freedom, 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 God, from the generational sins. Freedom, O God, na ginawa ng aking mga magulang. Ginawa, Lord, O God, ng aking pamilya. Lord, hindi na siya mapapasa. I will cut the curse. I will cut, Lord, this generational sin. Come on, pray to Jesus right now. Ask God to give you freedom, to let the freedom of Christ come upon you. At alam mo yung mga addictive na habits, sabi mo, Lord, Lord, set me free. Set me free in the name of Jesus. Hallelujah. Come on, pray to Jesus right now. Yes, yes, Lord, yes, God. Thank you.
Hallelujah. Yes, Lord. Yes, God. Yes, Lord. Right now, God, we come before you, Lord, and acknowledge, Father God, that you are the God, Lord, who sets us free, Lord. You're the God, Lord, oh God, Lord, who died on the cross, Lord. That, Lord, completely, Lord, oh God, break, God, the power of sin, Lord, over our lives, over our families. Lord, right now we come before you and acknowledge, God, that, Lord, you are the one who will break, Lord, the chain of sin, Lord, in our lives and in our families, oh God. Lord, we confess and ask, God, that right now, Lord, break the chain of sin, Lord, oh God, that this will not pass from now on. This will end, Lord, oh God, to us, Lord. But Lord, our children and children's children, Lord, oh God, we will never now experience that generational sin. So God, we declare the power of the cross that brings freedom, Lord. Freedom, God, from every families. Freedom, God, from every lives, in the name of Jesus. In the name of Jesus right now. And Lord, we declare, Father God, the power, Lord, oh God, the power of the cross, Lord, to manifest, Lord, oh God, to everyone who is here right now. Thank you, Jesus, for the freedom. Freedom, God, from anger. Freedom, God, from Lord, oh God, from sinful and lustful pride of life, Lord, worldly pleasures, God, Lord, greediness, Lord, jealousy, Lord, oh God, and any form, God, of sin, oh God, sin from mind, sin from the heart, sin from the spirit, Lord, in the name of Jesus, right now, we declare freedom. Be free in Jesus' name. Be free in Jesus' name. Be free in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord, oh God. We thank you, Lord, oh God. Hallelujah. So right now, God, we commit, Lord, oh God, this time to you. Lord Jesus, be glorified. Lord Jesus, be lifted up. This is we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen and amen. So right now, I would like to talk to some of you today. I believe that there's no accident, no? God has a purpose, is why you're here. Maybe you heard those words because this is the thing that God wants you to know. God wants you to experience yung ano, real joy and peace that is come only from our Lord Jesus Christ. Maybe ilan sa inyo ngayon because of sabi natin, namumuhay tayo sa kamalian at sa kasalanan. Hindi natin makita yung tunay na kaligayahan. Kahit na sabi natin, okay, marami naman ako, may pera naman ako, may sahod naman ako. Pero ang kailangan pala natin ang ating Panginoong Jesus. Maybe God is speaking to some of you today. And if God is speaking to you, I would like you to come and give your life to Jesus. I'm going to pray, and this is a prayer of giving your life to God. If you've never given your life to Jesus, actually this is the best time, best decision today that you will give your life to God. God is calling you. God wants you to be free. God loves you, and wants you to completely set free from the yoke and the bandage of sin and the bandage of the devil. So right now, if that is your desire, and if that is, and if God is speaking to you, I would like you to come and pray together with me. And this is a prayer of giving your life to Jesus. So pray together with me. Let's pray. Follow this prayer. Lord Jesus, thank you, God, for dying on the cross for me. Because of your death, I can have forgiveness. I admit, Jesus, that I need you in my life. I am a sinner. Forgive me, God. Forgive me, Jesus, of all my sins. Help me, Jesus, to follow you, to obey you, and do your will. Now I surrender my life to you. I open my heart. Come into my life. Be my Savior and be my Lord. Thank you, Jesus. I give you praise in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. I believe that God is right now is speaking to your life. And I believe God is right now wants you, no? He wants you to completely experience, you know, yung power, no? Yung power ng cross, you know? And that is,
And that is by giving your life to Jesus. So congratulations. I would like you to come every day. Join us in prayer so you will grow in your faith in the Lord. Pray. Amen. Magmanalangin tayo. And not only that, I also would like you, you know, to be part of our Connecting Lives. And not only in our Connecting Lives, but also be part of our online worship. Not only in our online worship, but also in our, you know, in our lesson, and this is a free lesson. I call it Basic Steps to Your New Faith Journey. Amen. So right now, ngayon po, I will ask my team, ano, to help us, ano, to help us in our prayer. No? Ngayon naman po, samahan niyo po akong ipag-pray ang ating mga prayer requests. Manalangin po tayo. Let's pray. Lord, maraming salamat po muli, Lord, sa oras na ito, Lord, na patuloy pong nandyan kayo, Lord. Hindi nyo kami pinapabayaan at patuloy, Lord, na patawarin nyo din po kami, Lord, sa mga nagawa po namin kasalanan. Lord, sa oras na ito, dinadalangin ko po ang bawat prayer request ng aking brothers and sister, Lord. I pray, Lord, na healing sa mga mahal namin sa buhay. I pray, Lord, na healing, Lord, sa kapatid ni Sister Carmela, mama ni Sister Grace, asawa ni Sister Elvira, Lord Jesus, at Lord, si nanay ni Sister Cheche, Lord Jesus, at ganun din po ang nanay ni Sister Danela, Lord, na Lord, at Lord, dalain ko din po ang asawa ni Sister Rosita, asawa ni Sister Crescenta, Lord Jesus, at Lord, at ganun din po ang healing, Lord, sa anak po ni, sa pamangkin po ni Sister Joanne, Lord Jesus. Lord, alam ko, Lord, na kayo yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Na Lord, I pray, Lord, na nawa, Lord, kayo pang magbigay kalakasan sa bawat mahal namin sa buhay na may sakit, Lord. Na Lord, pagalingin niyo po sila mula ulo hanggang paa, Lord Jesus. Na Lord, hindi po namin makakaya kung wala ka, Lord Jesus. Lord, dalain ko pang bawat mga sisters and brothers po namin na pinagpe-pray, Lord. Na Lord, kagalingan po sa kanilang karamdaman, Lord. Alam ko po, Lord, na Lord, kayo magbibigay sa kanila ng kasan, emotionally, physically, Lord, ganun din po, Lord, alam kong kayo magbibigay, Lord, ng kagalingan because alam ko, Lord, ikaw yung Diyos na manggagamot, Lord Jesus. At Lord, dalangin ko po, Lord, na walang imposible sa inyo, Lord, na hindi po namin makakaya ang bawat pagsubok na ito kung wala ka. Lord, dalangin ko po yung bawat kapatid ko po, Lord, na may pinagdadaanan po na ganito na sa kanilang mahal na buhay, Lord. Lord, nabigyan niyo din po sila ng kalakasan, Lord. Napatuloy, Lord, na huwag niyo po silang pabayaan, Lord. At Lord, provide niyo po yung mga pangangailangan nila, Lord, especially, Lord, financially, Lord Jesus. At Lord, dalain ko din po, Lord, na Lord, kayo po yung mag-touch sa bawat doctors, Lord, na titingin po sa kanila in Jesus' name. At Lord, maraming salamat din po, Lord, sa buhay ng bawat sisters na ito, Lord, na patuloy, Lord, kayong kikilos sa kanilang buhay, na kayong magiging sentro ng kanilang buhay in Jesus' name. Lord, ganun din po, Lord, pinagpipray ko po si Sister Janet at si Sister Carmela, Lord, kung ano man po yung nangyayari sa kanilang pamilya, Lord Jesus, kung ano man po yung alitan o hindi pagkakaunawaan, Lord Jesus, Lord, sa kanilang pamilya, Lord, ikaw po yung umimok, Lord, Lord, nanawa, Lord, ang pagmamahalan niyo, love, peace, and joy ang manguna sa kanila, Lord Jesus, sa kanilang pamilya, Lord. At Lord, nawa, Lord, kayo po ang maging touch up ang bawat puso nila, Lord Jesus. So, pag sa ganun, Lord, magkaroon sila ng forgiveness sa isa't isa, Lord. Nanawa, Lord, makita nila yung kagandahan at, Lord, yung kabutihang ginagawa mo sa kanilang buhay. At Lord, nawa, Lord, kung ano man po yung pagsubok na yon na pinagdadaanan nila, yung hindi nila pagkakaunawan, Lord, we pray, Lord, na Lord, kumilos ka po sa bawat buhay po nila, Lord. Ikaw po yung Lord, maging God of peace in Jesus' name. At Lord, maraming salamat, Lord, at patuloy, Lord, si Sister Jeanette and Sister Carmela is gamitin niyo po sa gamitin niyo po sila, Lord, sa kanilang pamilya, Lord, at gawin niyo po silang maging asin at ilaw, Lord, sa mga pamilya po nila na hindi pa po nakakakilala sa inyo, Lord Jesus. At Lord, patuloy din po, Lord, I pray, Lord, na Lord, favor po kay Sister Jennifer, kay Brother Bernie, kay Sister Fina, Lord, I pray, Lord, yung
yung pong kahilingan po nila, Lord Jesus, Lord, na Lord, maayos po yung kanilang papers, Lord, na sa kanilang pag-uwi, Lord, I pray, Lord, tulungan niyo po sila, Lord. I-guide niyo po sila sa anong gagawin po nila, Lord. Alam ko, Lord, na ikaw yung Diyos na hindi niyo pinapabayaan yung mga anak, Lord. At patuloy, Lord, na bigyan niyo po sila ng Lord yung patience, Lord, sa paghihintay po ng kanilang pag-uwi, Lord Jesus. At Lord, patuloy din, Lord, na kumilos ka po sa bawat buhay po nila, na hindi po sila mawala ng pag-asa, anuman yung pagsubok na pinagdadaanan po nila, Lord. At Lord, dalangin ko din po, Lord, kay Brother Bernie, Lord Jesus, yung sa kanyang trabaho, Lord, I pray, Lord, na Lord, karoon siya ng peace of mind, Lord, magkaroon siya ng Lord yung maayos sa kanya na yung sa trabaho, Lord, yung magkaroon ng kaayusan, Lord, especially sa amo niya at sa mga kasamahan niya, in Jesus' name. At Lord, kay Sistipina din po, Lord, ganun din po siya, Lord, protection, Lord, sa kanyang planong pag-uwi, Lord, and Lord, na maging safe po siya, Lord, in Jesus' name. Lord, ganun din po si Sister Jen, ganun din po, Lord, na ipag-pray, na rin po yung gumabay sa kanya, Lord, at Lord, kung ano man yung mga plano niya, Lord, i-guide niyo po siya, Lord Jesus, in Jesus' name. Lord, I pray also, Lord, kung miraculous healing, Lord, kay Sister, miracle healing, Lord, kay Sister Giselle, Lord, na alam ko wala imposible sa inyo, Lord. Patuloy, Lord, na kayo pong magbigay sa kanyang pangangailangan nila, Lord. Ganon din po ang kanyang kalakasan, Lord, sa araw-araw, Lord. At Lord, alam ko po, Lord, kung ano yung, alam niyo po ang desire ng kanyang puso, Lord. At Lord, nawa, Lord, tulungan niyo po sila, Lord. Especially siya sa kanya, Lord, sa mga ginagawang examination sa kanya, eh, Lord, Lord, bigyan niyo po siya ng kalakasan, Lord. Hindi po siya panghinaan, Lord. At Lord, bigyan niyo po siya ng malakas na immune system, in Jesus' name. Lord, maraming salamat, Lord, sa gagawin niya po sa buhay po nila, Lord. At patuloy, Lord, I pray, Lord, kahilingan po ni Sister Nene din po, Lord, sa kanyang mata, Lord Jesus. I pray, Lord, na kayo pong magbigay, Lord, ng healing sa at Lord, na magkaroon na pong maayos na po yung kanyang operation schedule, Lord Jesus, upang sa ganun maayos na yung kanyang mata, magkaroon na ng check-up po at upang maayos na rin po yung paningin niya po, Lord. At Lord, dalain ko din po ang prayer request ni Sister Joby, Lord, na patuloy, Lord, sa kanyang mata din po, Lord, na nawa, Lord, magkaroon ng time upang so, Lord, makapagpa-check na po siya, in Jesus' name. Lord, sa mga hindi ko po na ipag-pray ng mga prayer request, I pray, Lord, na kayo po ang kikilos sa buhay po nila, sa mga pangangailangan nila, sa mga work nila, at anuman po yung mga plano nila sa buhay. Kayo po ang kumilos, Lord Jesus. Lord, bigyan niyo po sila, Lord, ng kalakasan sa lahat ng pagsubok. Lord, huwag niyo po silang pabayaan because alam ko, Lord, sabi niyo nga po, you will not leave us nor forsake us. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. So today na po is the end of our prayer. I hope po that you've been blessed. Amen. Nawa po kayo po yung napagpala sa ating prayer today. And again, come back po tomorrow. God bless you to all our Middle East. God bless you. And may the power of Christ will come upon your life. Amen. Be blessed and be a blessing, everyone.